every morning, 7:30 to 8 dito sa DWBL, 1242 kHz sa inyong mga radyo. Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo ako, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo i-like and then i-share para mapanood ninyo ako. Ganun din po sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung pangalan ko, Rose Alfonso, i-click nyo, and then i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At ganun din mo papanood yung lahat yung series ng aking lecture at marami kayong matutuhan. Ako po si Ma'am Rose, hindi po ako medical doctor, ako health educator. At nagbibigay lang po ako ng mga piece of advice sa pangangalaga sa inyong kalusugan. So bilang health educator, ako'y nagtapos ng Bachelor's of Education degree. Nagpatuloy mag-aral ng public health at natural medicine sa San Diego, California, sa Jensen International Institute of Health. Tandaan nyo po, anuman ang sakit meron kayo, ang dapat pong gawin ninyo ay magpa-check up sa inyong mga doktor. Ang akin po ay mga piece of advice lang or knowledge or information, hindi ko po purpose na palitan ang serbisyo ng inyong mga doktor. Ngayon yung mga nakikinig sa akin sa radyo, kung gusto kayong makipag-ugnayan sa akin, pumunta kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan, i-like nyo and share. Pwede kayong mag-message sa akin doon kung may ano man ang problem nyo. Kung tulad po nitong si Liway Santa Maria Bangis, siya po ay nag-personal message sa akin sa Facebook. Sabi niya, hello po, may itatanong po sa anak ko about sa condition ko ngayon. Kapapanganak ko lang noong December 8 at tas ako po ay nagpa-ligate at nagpa-ligate na po ako. Na-CS siya tapos nagpa-ligate siya. Na-hospital daw siya ng 1 week ng February dahil pagbango niya ay natumba siya na wala siyang lakas, no? At wala daw lakas ang kanyang katawan. Tapos nanghihina ako that time, ang sabi ng doktor, meron akong electrolyte imbalance. Hanggang ngayon po, naglalakad ako para ako nasusubsob, natutumba anytime. Ano po ba kaya ang dahilan niyan? Sana po masagot niyong aking katanungan. Salamat po. Ito po, syempre, una-una, tulad na sabi ko, ano man ang health issue ninyo, ang dapat talagang puntahan yung doktor na tumitingin sa inyo. Ito po yung mga piece of advice ko na dagdag kaalaman tungkol sa nararamdaman nyo. Dapat nyong malaman kung ano yung electrolyte imbalance. Ito po ba ay in-explain sa inyo ng doktor kasi ang diagnosis sa inyo, meron kayong electrolyte imbalance. Yung po kasing electrolyte, ito yung mga certain nutrients. Alam natin, kaya tayong malakas, ang mga selula natin, nakakatanggap sila ng sustansya para tayo ay lumakas, mag-produce ng energy mula sa pagkain ating kinakain. Pero merong electrolyte imbalance ang problema sa iyo. Ano ba yung electrolyte? Yung pong electrolyte, ito yung mga nutrients or chemical na nasa katawan natin, merong important function. Ito ang nagre-regulate ng heartbeat natin at inaallow niya yung muscle mo na mag-contract. Yan ang trabaho ng electrolyte. Tandaan niyo po, electrolyte, ito yung mga chemical or mga nutrients, may important function. Nagre-regulate ng ating heartbeat at inaallow yung muscle mo na mag-contract para gumalaw pa. Ang electrolyte ay maraming function sa katawan. Ito ay nagre-regulate ng ating heartbeat and neurological function. Nagme-maintain ng ating fluid acid balance at pag-deliver oxygen sa ating katawan. Ang electrolyte imbalance, nangyayari ito pag yung mga mineral or nutrients na kailangan ng katawan mo ay hindi balanse. Ang electrolyte, makikita mo yan sa dugo mo, sa body fluid mo, sa ihi mo. Ang major electrolyte, makikita mo yan within the body, yung mga electrolyte na ito, ito yung mga calcium, magnesium, potassium, sodium, phosphate, and chloride. Kailangan balance yan. Meron certain amount, pagka sumobra o kumulang, yan ang tinatawag na imbalance. Kasi pag sumobra ka ng salt, masama yon. Pag kumulang ka ng salt, tulad yung mga mananakbo, sa sobrang pawis, nagkulang sila sa tubig, maraming salt ang nawala sa kanilang pawis,
Kaya, nagkaroon imbalance, bigla na lang silang pupalikatin, no? Kaya ngayon, pagka sumobra ka ng potassium, di ba yung mga mga little injection, ini-inject sila ng too much potassium. So, pag sumobra ang potassium, makakardiac arrest ka. So, itong mga, mayroong mga crucial nutrients na tumutulong para ma-stimulate din yung nerve throughout the body at mabalansi yung fluid level mo. Yung electrolyte imbalance, meron serious negative symptoms. Nakita nyo pa yung mga bata na nagtae. Natae sila ng tae sa sobrang pagtatae, pagsusuka, pagtatae, maraming tubig, maraming fluid na wala sa kanila, nagkaroon ng electrolyte imbalance, nagiging sanhi ng kamatayan. Kaya nga po itong electrolyte imbalance na yan, nadadiagnose through your blood test, sample, and urine test. Kaya ito po, kaya po yung paano ba nagagamot itong mga electrolyte imbalance na yan. Ibig sabihin, pag meron kang electrolyte imbalance, meron kang missing electrolyte. Naging rebalance sila. Siyempre, depende kung ano severity nito sa kalagayan mo. Yung minor imbalance ay kailangan ng dietary changes at mag-inom kayo ng mga rehydration solution. Isang option na yan. Para magkaroon ka ng fluid replacement, dinedextrose ka. Dinadala ka sa ospital, IV ka, intravenous, no, treatment, i-dextrose ka para mabalanse yung electrolyte na nawala sa'yo. Siyempre sa bahay, drink plenty of water. Dapat ma-replace yung water na nawawala sa'yo sa pamagitan ng pag-inom ng electrolyte solution. Itong electrolyte solution na to depende sa reseta ng doktor mo, no? Inulit ko po, paalala muna sa ating supplement na vitamin C. Ang vitamin C natin, ito yung food supplement po, hindi ito drugs, food supplement. Ito ay tumutulong para labanan yung infection-fighting white blood cells, no? Para mag-produce ka ng infection-fighting white blood cells and antibodies. Alam po natin, ang bacteria may gamot, antibiotic. Ang virus, walang gamot. Ngayon, ito'y gumagaling kang kusa sa pamamagitan ng lakas at lakas ng iyong katawan, malakas ang iyong immune system. Kasi meron kang production ng infection-fighting white blood cells. Yun ang ating natural killer cell, T cells and B cells. Kaya minsan, gumagaling ka, wala kang mga gamot na iniinom. Kasi nagpahinga ka, minum ka ng maraming tubig, kumain ka ng sustansyang pagkain, at meron kang vitamin C. Ang vitamin C natin, ito'y with rose hips, with citrus and bioflavonoid, mayroon lang po at antioxidant power. Kaya tayo po nagkasakit dahil dun sa mga free radical na yan. Yung mga free radical na yan, mga harmful molecule, kasama na po dyan yung ENCOV, yung coronavirus, harmful molecule yan, na nakakapatay hanggang ngayon, di pa sila nakakapag-discovery kung ano yung gamot sa ENCOV. Kaya ngayon, ang gawin mo para, dahil nga walang gamot, palakasin mo ang iyong immune system, no, sa pamamagitan ng pag-inom mo ng vitamin C. Ang vitamin C merong critical role sa katawan panlaban sa free radical. Kasi itong mga free radical na to nagkukos ng damage sa cellular natin, madali tayong tumanda at manghina at degenerative diseases at pwede mong ikamatay. So ginagawa ang ng katawan yung vitamin C na yan para labanan mo ang free radical. Mabibili niyo po yung vitamin C sa Patnubay sa Lusugan, sa Lagman Building. Pagpunta yun po ay kayo, kung malapit lang naman kayo sa Blumentritt, Santa Cruz, Manila, sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Pagbaba nyo doon, nando sa kanto ang Lagman Building, may 7-Eleven doon. At sa second floor tayo, may security guard na nakaupo doon sa may paakyat doon sa office namin. Yung po ay si Moss. Sa kanya kayo bumili. Nandun siya every day, 7 o'clock in the morning hanggang 7 ng gabi. Puntahan niyo po siya doon para makatulong siya sa inyo. Noho, alam mo merong major 750 po isang bote ng vitamin C natin. 90 tablets po laman. Pagka maintenance, once a day after almusal. Pero kung may sakit ka na, twice a day mo siyang inumin.
Alam mo, ang major role po ng electrolyte sa ating katawan, nasabi ko yung calcium. Ang calcium tumutulong sa muscle contraction and nerve signaling, sa blood clotting and cell division, at nagpo-form na nagpapa-maintain ng strong teeth and bones. So ang calcium hindi lang sa bones and teeth, sa muscle contraction din and nerve signaling and blood clotting and cell division, yan ang trabaho. Pag nagkulang ka ng calcium, diyan ka manghihina ka. Kaya misa ka mo, bigla ka nila natutumba. Merong itong electrolyte within the body, meron pong potassium yung electrolyte para i-maintain niya yung blood pressure mo na stable. Nire-regulate niya yung heart contraction mo, tumutulong din sa muscle function. Merong magnesium yung electrolyte. Ito po yung muscle contraction for proper heart rhythm, nerve functioning, pinapanitili din yung malakas ang mga buto mo at nare-reduce ang anxiety, digestion problem, pinapanatili niya yung stable protein balance sa katawan mo. Yan ang trabaho ng magnesium. Yung sodium naman, ito nagpapamaintain ng fluid balance needed for muscle contraction, tumutulong sa nerve signaling, at meron siyang chloride. Ito nagpapamaintain ng fluid balance. Ngayon, ito pong mga electrolyte na to, ito'y kailangan ng ating katawan. Kaya itong electrolyte, kaya tinawag na electrolyte, ito po yung mga electric charge sa katawan. Sila nagseseparate ang positive negative charge ion pag na-dissolve sa tubig. Diba? Kaya po itong reason, kaya yung mga nerve reaction natin depende sa electrolyte supply sa ating katawan. Kaya ngayon, yung exchange ng nerve signal, bawa, kakain ka, may signal yon, sabi ng tiyan, ay gutom ako. Di syempre, merong nerve signal, sabi niya sa mata, maghanap ka ng pagkain. Nung maghanap syempre ang mata, nakahanap ng pagkain. Lakad ka dun sa rep, buksan mo, may pagkain doon. Tapos, di nakita na. Kamay, kuha ka ng kutsara para kunin mo yung pagkain dun sa rep. Kinuha niya. Ngayon, sabi niya, bibig, buksan mo bibig mo. Ngipin, ngatain mo. Ngayon, lunukin mo. Dila, tumulong ka. Tiyan, durugin mo na. Yun po yung, yung nerve signal sa ating katawan. Ito'y nangyayari sa process ng chemical changes. Depende sa ang mga negative emotions. Meron tayong kuryente sa katawan. Sa loob ng ating selula, kaya tumitibok ang ating puso dahil sa negative and positive ion sa loob ng ating katawan. Kaya ngayon, marami pong nagkakaroon po ng electrolyte imbalance dahil nga po, una-una, maaaring may tulad sa pakakapanganak mo lang, nagkakaroon ka ng hormonal imbalance, maaaring connected dyan yung endocrine gland natin, yung thyroid mo. Meron ka ba, pa-check mo yung thyroid mo kung meron kang hypothyroidism or hyperthyroidism. May contribution sa nararamdaman mo ang function ng thyroid mo. Pa-check mo yung thyroid mo, ha? O kaya pa-check yung endocrine gland kasama yung pancreas. Nagpo-produce ka ba ng enough sugar? Diabetic ka ba? Mababa ba ang blood sugar mo? Malalaman mo yan through test. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin, ito yung natural source ng choline. Importante ang lecithin sa ating utak, sa ating memory. Pag mabagal kang mag-isip, makakalimutin ka, may dementia ka, Alzheimer's disease, ang lecithin natin, nagpuproduce siya ng neurotransmitter na tinatawag nating acetylcholine. Ito importante yung neurotransmitter, effectiveness sa nerve signal sa maraming area ng utak para mag-promote ng better concentration and memory. So, maganda po ito sa mga estudyante at matatanda. Sabi po ng mananaliksik, 30% ng utak natin ay lecithin. Maganda mag-take kayo ng lecithin. Ang isang bote ng lecithin natin ay 100 soft gel, 750 pesos din yun. Available din po yan sa Patnubay sa Halusugan, sa Lagman Building. Kung di kayo makapunta doon, pwedeng ipa-deliver through LBC. Ang ating pong 750. Pero yung LBC charge, kayo na po. Bali, mag-chat lang kayo sa akin sa Facebook, FB account, mag-chat kayo doon kung nais nyo magpa-deliver nitong product natin na ito. Okay? Ngayon, alam mo, yung pong mga hormonal imbalance dahil nga, nanganak ka,
yung hormonal imbalance ay connected po yan sa nararamdaman mo. O baka meron kayong nainom na gamot, no? Itong ininom na gamot, na maaring ito yung lalo yung mga over-the-counter na mga antibiotic na yan, malaki, ano yan, merong epekto sa electrolyte imbalance mo. Ipa-check mo rin yung kidney mo, kasi po yung kidney problem, merong critical role sa pagre-regulate ng chloride sa dugo mo at pagpo-flushing out ng potassium, magnesium, and sodium, no? Pa-check mo rin yung kidney mo. Alam mo, mag-iinom ka ng ano ba yung bone broth, alimbawa yung sinabawang mga manok, sinabawang manok, mga bulalo, mga ganun, no? Yung baka, ganun. Wag lang baboy, wag kang kakain ng baboy. And ito kasing sinabawang baka, sinabawang manok, yung po kasi meron gelatin na makukuha mo sa sinabawang manok or baka, meron silang hydrophilic colloid. Ito yung nag-a-attract, nag-hold ng liquid, kasama yung digestive juices, sumusuporta sa proper digestion. Kaya yung sinabawan, magsinigang ka, nilagang baka, o nagtinola ka ng manok, igup ka ng higup ng sabaw, lagyan mo ng malunggay. Ito pong mga broth na ito, ito'y nakakatulong para ma-extract yung nutrients na yon, tumutulong para i-retain yung electrolyte imbalance po ninyo. At meron pang amino acid yon, merong high amount of calcium, magnesium, and other nutrients, importante sa katawan yon, yung sinabawan na yan. Ito po ay nakakatulong para lumakas ang iyong katawan. No? Paalala mo na sa Sanchera oil. Alam mo yung Sanchera oil natin, pinagsama-samang halamang gamot yon, tulad ng acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, ginger, luya, luyan dilaw, kaya bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Mabisa yan sa sakit ng ulo, sa nahihilo, sinisipog ka, sinusitis, noobo ka, namamalat ka, may stiffness ka. Pag kinakabag ka, ipahid mo lang sa tiyan, ipahid mo sa dibdib mo kung nahihirapan ka huminga, nakakaginhawa ng paghinga. Kung may dysmenorrhea ka, ilagay mo, haplas mo sa puson mo. Sa may rayuma, arthritis, pinupulikat ka, may varicose problem ka, sa mga patay na kuko, ay mabubuhay yan. Pero papatay niya yung kutot lisa mo. At hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. So ito pong Sanchera oil natin, 350 pesos lang, 60 ml. Available po yan sa atin sa Lagman Building sa Blumentritt. Alam nyo, di ba sabi mo nga, ang dami mo nararamdaman, di ka makatayo, bila tutumba. Kasi, pag meron kang electrolyte imbalance, pinupulikat ang mga muscle, nanghihina ang muscle mo, kaya nanghihina ka. At tapos, nagiging restless ka. At meron kang frequent na headache, feeling very thirsty ka. Tapos, hindi ka rin gano'n nakakatulog. Nagkakaroon ka ng irregular heartbeat. At nagkakaroon ka ng digestive issues tulad ng constipation, cramps, and diarrhea. Meron kang trouble sa concentration, meron kang bone disorder, confusion, and trouble concentrating, joint pains, at nagbago-bago ang yung blood pressure. Pag meron kang electrolyte imbalance, at nagbabago yung appetite mo, nagbabago din yung body weight mo, madali kang mapagod, namamanhit, sumasakit ang mga buto mo, at madali kang mahilo, lalo na pag bigla kang tumayo. Yan, bigla kang nahihilo. Yan ang mga sign na may electrolyte imbalance. Kaya kailangan, importante din na magpa-EKG ka, electrocardiogram. Magpa-ECG ka. Yung electrocardiogram, eto po yung ECG. Sinasuggest po ito na magpa-ECG ka, EKG, o kaya ito po ay para ma-check yung sign ng heart disease. Pa-check mo, baka meron kang natatagong heart problem. Pa-check mo yung heart, magpa-electrocardiogram ka, ultrasound or x-ray, pa-x-ray din yung kidney mo. Baka kaya, kung yung kasing severe electrolyte imbalance, meron pong complication yun sa kidney at nagbibigay panganib sa heart complication, no? Kaya kailangan mapa-check up ka talaga. Hopefully, na itong mga explanation kayo sa'yo ay makakapagbukas sa isipan mo tungkol sa tunay mong kalagayan. Meron tayong omega-3 fatty acid, useful yan sa heart mo. Ang omega-3 fatty acid, nagiging elastic yung ugat
at ang omega 3 fatty acid, nakaka-lower ng blood pressure mo. Ito'y supplement na nakakatulong para sa mata mo rin, maiwasan ang paglabo ng mata at pampababa ito ng cholesterol. Bababa yung bad cholesterol, tataas yung good cholesterol. At ang omega 3 fatty acid din natin, magandang anti-inflammatory. Kung meron kang sakit associated ng inflammation tulad ng eczema, allergies, psoriasis, asthma, arthritis, and even cancer, no? Maraming mga sakit, nagkakaroon ka ng inflammation, katulad din sa mga dyspareunia, no? Merong inflammation involved yan, mga pinipigsa, anything pamamaga sa katawan, mag-take kaya ng omega-3 fatty acid. Ang isang bote natin ay 750 pesos, 100 soft gel po ang laman. Ito yung mga food supplement, hindi ito mga drugs, pagkain in a form of tablet, no? Kaya ngayon, paano malaman nyo ito po ba yung pagkakatiwalaan nyo? Sila po'y food FDA approval sa Amerika, no? Ito mga imported na mga supplement na pwede nyo pong pagkatiwalaan. Kaya nga po, pagka meron kayong pagbabago, tulad ng sabi mo, meron kang yung, di ba, ang dami mong nararamdaman eh. Kaya tapos, nung nagpa-check up ka sa doktor mo, sabi niya, kapapanganak mo lang noong December 8, nagpa-CS ka, nagpa-ligate ka pa, na-hospital ka ng 1 week ngayong February, dahil pagbangon mo, natumba ka kasi wala kang lakas ang katawan mo. Hindi ka makahinga that time. Sabi nga, meron kang electrolyte imbalance hanggang ngayon. Pag lumalakad ka, para ka nasusubsob, para ka natutumba anytime. Tapos, mihingi ka ng tulungan. Sabi mo, ano po kaya dahilan yan? Sana masagot yung aking katanungan. Salamat po. Kasi alam niyo po, dahil busy ang mga doktor natin, sa dami ng mga pasyenteng nakapila sa kanila sa araw-araw, hindi nila lahat nakukuhang ipaliwanag yung nararamdaman nyo. Ibibigay yung resulta, okay, ganun. Hindi nagkukulang sila ng paliwanag. Kaya ito po ang trabaho ko sa inyo. Nagpapaliwanag ako sa inyo kung ano yung electrolyte imbalance na na-diagnose sa inyo. Kaya importante, wala, sabi mo, pag, number one po kasi ginagawa dyan eh, pagka nanghihina ang pasyente, pag walang sapat na nutrients na kinakain, dinidextro siya. Ina-admit sa hospital, pag dinextros ka, para maging balansi yung electrolyte mo, di ba? Depende po sa tugon ng doktor po ninyo. Kaya ito po yung mga sinasabi ko sa inyo, mga supplement natin, vitamin C, ito pong mga omega-3 fatty acid, ganun din po yung ating super B complex. Alam mo yung super B complex natin, ito'y pang energy production. Meron siyang B1, B6, B7, they are cofactor for different metabolic enzyme. Involved sila sa generation ng energy sa metabolism ng food. Ang moderate deficiency ng super B complex ang apektado yung metabolic machinery ng cell, leading to fatigue, weakness, and irritability. So, mag-take ka ng super B complex. Sa nervous system natin, ito po yung kinakailangan sa neurological function ng brain mo. At ito yung nagpo-promote ng normal functioning ng hormone and neurotransmitter and in memory and consolidation and higher mental functioning. So, ganun din po sa digestive system natin. Ang super B complex natin, ito'y tumutulong ma-stimulate yung gastric acid para ma-absorb mo yung nutrients sa pagkain. Pag kulang ka ng super B complex, yung nutrients sa pagkain hindi makuha ng ating katawan. Kaya nagiging anemic ka. Para magkaroon ka ng healthy hair, healthy skin, healthy nail, mag-take kayo ng super B complex. Ang isang bote nito ay 90 tablets. Bali po, inom nito once a day lang after almusal lang. 90 tablets, 750 pesos din po ang halaga nito. Nuulit ko, paano nyo masolve yung electrolyte imbalance? Adjust yung pagkain nyo. Ang first step para makorrect ang electrolyte imbalance, noong una, yung mga pagkain merong sodium, yung sabaw, siyempre pag nagsabaw ka, sinigang ka, maglalagay ka ng salt doon, di ba? At ganun din, merong, minsan mababa yung magnesium, potassium mo. Di magkakain kayo ng saging, nagpapatas ng potassium yon. Kasi yung pag mababala ka nun, very dangerous ang imbalance ng electrolyte mo.
magkaroon, iwasan mo lang yung mga junk food, iwasan mo yung mga, ano, yung mga fast food ng pagkain, i-focus mo yung diet mo sa plenty of vegetable and fruit para mag-provide sa'yo ng potassium and magnesium. Magkakain ka ng broccoli, cabbages, yan, patatas, kamote, banana, avocado, mayaman yan sa magnesium. Kaya itong magnesium, mag-inom ka ng sabaw ng buko, no? Maiwasan mo ang dehydrate ka para ma-restore ang electrolyte. Magkakain ka ng mga pagkain, bawa, coconut, mag-inom ka ng coconut water, mag-inom ka ng melon, mag-melon juice ka, pepino, yan, mag-carrot juice ka, mag-iinom ka o pineapple juice, uminom ka niyan para magkaroon ka enough na supplement, calcium, magnesium, potassium sa katawan mo, no? Yogurt, mga probiotic, i-monitor mo lagi yung sodium intake mo, no? Meron akong kapatid ng hina, alam mo, nakita masyadong mababa ang sodium niya, no? Pero masama din yung high sodium, di ba? Kaya sabi, balance eh. I-monitor kung paano mag-consume ng sodium. Kaya pag nakakaramdam pa ng panghihina, nahihina, dehydrated ka, meron kang muscle weaknesses, maaring ito nga ay sabi, dehydration. Kaya drink water, no? Drink enough water, too much, masama din. Ang electrolyte imbalance na de-develop, pagka po yung wala kang sapat na tubig sa loob ng katawan, enough water ang i-take mo, no? Baka kung nagtatai ka din, masama din sa katawan mo. Meron po tayong, ito pong ating activated charcoal. Activated charcoal natin, ito ay very effective na natural remedy na home treatment sa digestive problem. Tulad ng food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, digay ka ng digay, maasim ng sikmura, may bad breath ka pa. Number one solution po sa bad breath, yung activated charcoal. Iwas tetano. Kung nasugat ka, para maiwasan na may tetano ka, may impesyon ka, pag nasugatan ka, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos mong hinugasan ng tubig at sabon, buhusan mo ng betadine or aguaksinada. Pagkatapos, pwede mong bubura ng activated charcoal powder, no? Kaya nga po, kung meron kang pigsa, ganun, malaking tulong po para yung mga bacteria, toxin, matanggal sa katawan, ina-attract ng activated charcoal yan. Kaya pag meron kang amoeba, may amoebiasis ka, very effective pong activated charcoal. Ang activated charcoal, nag-absorb siya ng thousands of substances. Halimbawa, iwas hangover. Pag uminom ka ng charcoal, tanggal ang pagkalasing mo. Na overdose ka sa gamot, tatanggalin yon. Kapag may kinain kang na-allergy ka, namantal ka, hindi ka makahinga, sobrang sakit ng tiyan mo, na food poison ka, inom ka kagad ng activated charcoal, tatlo. For maintenance po, kung meron kayong ano, na blood poison ka, ganun, meron kang hepatitis, ganun, tatlong activated charcoal, 3 hours after na magapunan ka. Inuulit ko po, yung childbirth na titrigger yung hormonal shockwave, kaya nagkaroon ka ng hormonal imbalance. Kaya po, kung meron kayong ganito, maganda po ay magpasukonsulta kayo sa doktor. Ugaliin niyo pong makinig lagi sa akin, 7:30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday, DWBL, 1240 kHz, Patnubay sa Halusugan. Sa Facebook, hanapin niyo ako ha, ang aking FB account, Patnubay sa Halusugan. I-like at saka i-share niyo. Hanapin niyo rin po ako sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko sa YouTube, Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo, ma-notify kayo sa aking bagong video at mapanood niyo lahat ng series ng aking lecture. Bumisita kayo sa akin sa Lagman Building every Thursday 10 to 12 para makausap ako, matignan ko kayo. Silipin ko lang ang kulay sa kanyang mata, yung malalaman natin sa nanggaling ang sakit niyo. Pero importante, magpa-diagnose kayo sa inyong doctor, no? Kaya ngayon po ay darako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas sa ating programa, Isaiah 64 verse 4. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula pa ng una o naulinigan man ang pakinig o ang mata ay nakakita man sa Diyos liban sa iyo. Ginagawa niya ang kabutihan na naghihintay sa Kanya. Alam niyo po, tayo ay madaling mainip. Ang pinaka-problem natin ay hindi tayo naghihintay. Alam niyo ang sabi, ang kabutihan ay naghihintay sa Kanya. Alam niyo sa atin,
Di ba sabi ganun? Wait patiently unto the Lord. Trust Him at He will come to pass. Sabi ganun. He will act on your behalf. Alam mo yung Lord God of the Bible, the Lord God of the Bible, no? Ito po yung marami pong invention ang tao para ang isang tao ay hindi mainip, no? Ang dami dyan, may inom ng alak, nagda-drugs, at saka ginugugol ang oras sa mga social media. Kaya ngayon, ang ano po sabi ng Panginoon, maging close tayo sa Panginoon. Alam mo sa atin, ang Panginoon, sa maraming mga demonic power, no, nasa ating kapaligiran. Maraming invention ng tao para ma-entertain ang tao dahil sa kanyang pagkainip sa paghihintay. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, meron the Word of God. Ang totoong nagpapa-entertain sa atin, magbigay ka ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan sa sarili mo habang naghihintay ka sa Panginoon. Sabi nga po sa Bible, trust in the Lord and do good and it shall be fed. At sabi nga nun, sa Panginoon lang tayo aasa dahil ang Panginoon, ang Panginoon po kasi ay meron siyang sariling timetable. Kaya po sabi nga nun, wait unto the Lord, wait patiently unto the Lord. So anumang bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin, hilingin natin, meron takdang panahon ang ibinigay sa atin ng Diyos, meron siyang sariling pamamaraan kung paano niya ibibigay yung ating pangalangan. Sabi niya ganun, sino man naghihintay sa Panginoon, siya'y makakatanggap ng gantimpala. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos siya sumatin sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyo lahat.